Magandang buhay mga best friend! Welcome back to my channel, and bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel. It's Arnida Mindalano. Like, comment, and share na rin po pag pwede. Then, hit natin yung bell button para updated kayo sa aking next video. So, ang ating topic for today is about paano sisimulan ang maliit na sari-sari store. So, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano natin sisimulan. Paano ko sinimulan ng pamilya ko ang isang maliit lang na sari-sari store. Maliit na kapital, kung anong dapat gawin para lumugaw ito, at kung paano namin napalaki at napa-improve ito. So, sit back, relax, and enjoy the show. So, may mga tips tayo para lumago ang ating sariling sari-sari store na hindi nasasakripisyo ang ating kapital. So, kung maliit lang yung pag-uusapan natin, pwede tayo, sa amin kasi, sa amin ng pamilya ko, nagsimula kami sa maliit lang na puhunan. Oo, besh, 1,000 pesos lang. 1,000 pesos, makapagsimula ka na. So, iniisip mo, paano siya nakapagsimula ng 1,000 pesos? Eh, ang liit-liit niyan. So, yung ginawa namin, wala pa kaming, yung ginagawang sari-sari store, yung maliit na tindahan, wala pa. Yung ginawa namin, yung sarili naming bintana, bish. Oh yes, bintana po. Doon namin sinasabit yung aming paninda sa bintana. Then, pagka umaga din, display, pagka gabi, kinukuha siya, tinatago. So, sobrang hassle niya. So, ang ginagawa namin, oh, may customer tayo, ang ganda. So, ang ginagawa namin, ganyan lang, tapos 1,000. Tapos, yung pangalawang tips ko, pag meron kang planong magsari-sari store, eh, yung gamitin mong pera, dapat hindi mo inuutang, besh. Kasi, literal ngayon, pag may planong magnegosyo, mag-loan, kahit anong loan, eh, paano ka? Paano mo makikita yung capital mo, yung profit mo kung niloloan mo yung pera mo? Hindi. Bankrupt agad, besh. Yung gawin mo, besh, kahit 1,000 lang or 500, maliit na yan, pwede ka na mag-ice skin din yan. Pero 1,000 yung sinimula namin, dapat sarili mong pera talaga. Kasi pag uutang ka, naku, paulit-ulit tayo dito, bankrupt talaga, besh, walang papuntahan ang iyong business. So, ang gagawin mo, tulad namin, yung 1,000, pinamili namin ng grocery. Tapos, char. Tips number 3, dapat yung bibilhin nyo po na sa paninda nyo, yung mga basics, yung mga hinahanap talaga ng ating mga consumer. Una-una, yung tuyo, mantika, badyan, mantika, cooking oil, shampoo, yung mga basic needs, itlog. Yan, sa amin kasi, unang-una namin binibili ng aking pamilya, yung mga basic, yung mga noodles, ganyan. Hanggang sa, yun, nililista namin yung lumalabas na pera, pumapasok, kahit 1,000 lang yan. So, dahan-dahan, nagkaroon ng future yung aming tindahan. Tapos, tips number 4, diba, may kita yung sariling pamilya natin. Si mama, may kita siya sa ibang source of income, just like may lobby kasi kami kunti. So, yung tips ko is, kung yung kita ng paninda nyo po, huwag nyong ihahalo dun sa income, yung ibang income nyo, para makita mo kung ano yung volume na ng paninda nyo, kung ilan yung pumapasok, ganyan. At yun, tips number 5, iwasan po nating magpautang. Naku, ito na talaga, best friend. Huwag ka po muna magpautang kasi po 1,000 pesos lang yung capital mo. Kawawa naman, no? Huwag ka muna magpautang except dun sa yung maaasahan mo talaga. Utang ngayon, bayad bukas, yun pwede pa siguro. Pero dapat kilalanin muna natin ang ating mga mangungutang. Naku, yun yung
isang factor po na ano, mabangkot ka, besh. Bangkot na. Nawala na. Wala na yung sari-sari store. Tapos, ano pa ba? Maganda talaga pag, ano, pag may tinda ka, huwag kang alis ng alis. Dapat, meron, dapat may nakatuka, may naihabilin kang tao para sa tinda mo. Para, yung tao hindi pumupunta. Tapos, another special tips, yung suki-suki ba? Dapat marami kang kaibigan, hindi masama yung ugali mo, besh. Dapat smile-smile ka sa iyong mga neighbors-neighbors ba? Para, dun sila bibili sa iyo. Pag alam nilang mabait ka, okay yung ugali mo, so, okay din yung paninda mo. So, we started our, ano, yung sari-sari store namin, yun nga sira-sira store, pag-araw, display, pag-gabi, ganyan. So, around 2000, tapos ngayon, 2019 na. So, ipapakita ko sa inyo, from 1,000, ngayon, medyo lumaki na po ang aming tindahan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano na ang aming naabot ng aming 1,000. Next. At, mga best friend, alam nyo, ang negosyo ay dapat ilagay sa puso. Ipupuso mo yan, best friend. Oh my God. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aming sari-sari store. Serious to ha, kasi usapang pera to. Ang hirap kumita ng pera. Naku, sakit na talaga sa utak, sa ulo, sa mata. Kailangan mo ng tatlong tips yan, besh. Seryoso ka, aralin mo, at pre-pre po tayo sa gan. So, ito na yung store namin ngayon. Medyo nag-improve na siya kasi may other income tayo. Continue natin, lagay-lagay lang konti besh para mas lumago siya. Tapos, dapat yung family mo, yung membro ng family mo, hindi siya pwede pupunta na lang sa tindahan mo at biglang kukuha, ganyan. Dapat, bili talaga para maiwasan nating malugi. So, yan. Mas kompleto siya, mas meron na tayong bigas dito. Yan. May mga pangpapalasing na din, soft drinks, yan. Basta yung tips ko sa inyo, huwag niyong kalimutan. Huwag mahiyang magtanong or mag-comment kung ano yung mga dapat pang gawin para mas mag-improve yung sari-sari store natin. Basta, ayan, good customer service lang palagi. Then, i-love natin si Suki kay Para. Babalik at babalik yan sa atin. Yan. Yan na yung store namin ngayon. Dito sa Mati City, Davao Oriental. Tapos, ngayon, titingnan natin yung part, yung harapan ng tindahan. Kung ano yung kanyang mga kinalalagyan. Dapat importante kasi yun para mas makita agad ni customer yung mga, yung tindahan mo. So, puntahan natin ngayon kung ano yung kanyang harapan. So, ayan na yung harapan, mga best friend. Yan. Yun na. Noon na, pasabit-sabit lang tayo sa bintana. Ngayon, meron na. Yan. Yan ha, sa malapitan. Ito yung tindahan namin dito sa bahay namin sa Lower Bliss. Yan. Bahay namin. Tapos, dito banda yung tindahan. Tapos, dapat, mas importante, meron din tayong mga upuan dito para pag gustong umorder si customer ng, ano, ng mga soft drinks, edi, may nakakaupo sila. Ayan, kapitbahay namin yan sila dito. Maraming tao dito. Tapos, pag may extra income ka na din, pwede ka din mag-sideline. Yan, gumawa ka ng ice buko. Lahat ng pagkakitaan, salihan mo na, besh. Para sulit ang yung tinda-tinda. Tapos, dapat kompleto ka. Para pagdating ni customer, okay na. Tingnan mo, may upuan ako sa loob. Diyan. May cook din kami doon sa loob. Yan, oh. Yan, soft drinks. Tapos, ayan lang. Yung tips, ganyan. Ayan ang mga best friends, sana nakatulog ang ating mga tips kung paano magsimulan ng ating new
sari-sari store. Umpisa sa simula, dapat focus-focus, tapos ilagay mo yung puso mo kung gusto mo magtinda. So, sana nakatulong to. Tapos, kung may suggestion at mga next video na gusto nyong i-vlog ko ulit, comment lang kayo. And don't forget to subscribe my channel, Arnie Damindalano. And thank you so much for watching. Love, love. Bye-bye. Till next video. Bye-bye.